Maganda yung topic natin, kaibigan. Pinoy nga kaya yung kakadrop lang sa NBA ng Philadelphia? At Japan B-League target 5 player to the NBA. Japan B-League, may player po sila ngayon na nakakuha ng kontrata sa NBA. Exhibit and contract para kay Yuki Kawamura sa Memphis Grizzlies. So ngayon, naglabas po ang B-League sa official website nila ng article nila about dito at sa mismo sinabi ng president ng B-League. Kaibigan, nakasulat pa po dito yung goal ng B-League. The B-League also has a goal of producing 5 players for the NBA by 2030. So may goal po pala ang B-League, makapag-produce ng 5 NBA player mula B-League pagsapit ng 2030. Alam niyo mga kaibigan, ang ating pambatong si Kai Soto po ang isang NBA prospect ng Japan B-League na way makuha na po siya next year sa NBA. Talagang kulang lang talaga siya sa swerte. Pag big games minamalas si Kai, nai-injured at wala na po talaga tayong magagawa doon mga kaibigan. Siguro nga may tamang oras na para kay Kai, para sa kanya, para siya ay makapasok dito sa NBA. Sa ngayon, nagbalik Pinas po ang pambato natin at nagbigay na rin po siya ng update sa kanyang injury. In 2 weeks mga kaibigan, okay na daw po ang pambato natin. So punta na tayo dito. Sa kakatapos lang po na NBA Draft 2024, na-pick po ng Philadelphia 76ers ang player na nagngangalang Jarrod McCain. Ito po ay 6'3 point guard na nagmula po sa California at naglaro sa Duke Basketball bago ito madraft sa NBA. Kaibigan, nakalain po ninyo after nitong madraft sa NBA, may mga kumakalat po ngayon sa social medias na ito daw po ay Pilipino. Kaya po inalam ko mga kaibigan kung sino nga ba yung kanyang mga magulang. Ang tatay po niya ay si Lance McCain at yung nanay niya ay si Gina McCain. Pero base sa mga nabasa ko, yung mga registered nationality nila, sila po ay Americans. Mga kaibigan, sa bagay, marami namang ganon, lalo yung mga Pilipinong matatagal na sa Amerika, ang kanilang registered nationality inapapalitan, nagiging Americans na. Pero sa tingin ko, ay may pagka-Pilipina po ang kanyang ina. Pero kaibigan, dito po talaga nagsimula ang lahat. Nang kumalat po, nag-viral sa TikTok ang video ni Jarrod. Dalawang video kaibigan. At nahanap po na po ito mga kaibigan. Siya po pala mismo ang naglabas kasi nagbablog din po pala siya. Itong isa unahin natin, nilabas po ito ni Jarrod noon lang June 10. May kausap po siya na parang Pinoy din at mukhang pinapahulaan nila Jarrod kung ano ang Asian country niya o pinagmulan. At nang sinabi ng nakablock na Pilipino, isang itang galak ni Jarrod at pati na ng kapatid niya, kita din sa mukha nila, magkapatid talagang tama ang sagot ng nakablock. Proud Pinoy pala to mga kaibigan, kaya nakakatuwa talaga. Sa pangalawang video kaibigan, nagpapagupit po si Jarrod kasama ang kanyang tropa. At sinabi ng isang tropa ni Jarrod sa isang kasama nila dito sa video, "He, Asian too, yes the Asian," sabay turo kay Jarrod. Sagot nung mukhang Asian din, Philippines. At masayang sagot ni Jarrod, Yes sir! Ang pagbabasayan natin mga kaibigan ang video, proud na proud talaga ang NBA player na ito na Pilipino siya. Pero ang gusto talaga nating lahat malaman ay kung talagang Pilipino nga ba talaga siya at kung paano siya naging Pilipino. Kung yung ina ba niya o nanay nga ba niya ay Pilipina o yung tatay niya ay may dugong Pinoy. Ibigan, hindi ko pong masasagot yan sa ngayon. Pero na-message ko na po sila, i-update ko na lang po kayo agad kapag sumagot sila. Basta sa ngayon, ang patunay pa lamang na Pinoy siya ay ang mga sinabi po mismo ni Jarrod. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Si Jarrod po ba? Kung titingnan niyo yung mukha niya, Pinoy ba talaga sa tingin niyo? Para sa akin, oo mga kaibigan, lalong-lalo na kung hindi ganyan ang buhok. Diba mga kaibigan, parang Pinoy talaga, no?